Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Mga moms, katatapos ko nga lang maglaba at naisipan ko nga magmerienda dahil ako'y nagugutom na. Napakanta pa nga dahil nga ang gagawin natin merienda ay yung nga lagi nga namin ginagawa kapag kami ay magpo-food trip dati. At syempre bidang-bida nga dyan ang lakami pansit kanton. Habang nga nagpapakulo ako ng noodles, ganito nga yung ginagawa namin. Ilalagay nga lang namin lahat ng seasonings tapos magdadagdag nga kami ng dairy cream. Naku, sinasabi ko sa inyo, pag natikman nyo talaga to, napakasarap talaga nyan. Dagdag lasa talaga yung dairy cream dyan. Bagay nga talaga yung dairy cream sa pansit kanton, lalo na pag sweet and spicy. Hahalu-haluin mo nga lang yan maigi para mamix nga silang lahat. Di nga yan nakakaumay kahit nga madami yung nakain mo. At napag-banding ko na nga ang mga sauce kaya na mailalagay ko na nga yung naluto nating noodles. At syempre hahalu-haluin na nga natin ulit para nga magsama-sama na nga sila dahil masaya talaga pagsama-sama. Ganyan nga ang luto yung gusto ko sa noodles, yung medyo mataba-taba na nga. Hinalo-halo ko nga lang din hanggang maging okay na nga sila. At syempre hindi nga makukumpleto ang pansit kanton kung walang itlog. Ganyan nga yung gusto ko sa itlog pag pansit kanton, yung medyo parang may sabaw-sabaw pa nga. Malasado ata yung tawag dyan. Hayaan nyo na nga yung pagkakahati-hati ko, nagkakainin ko din naman yan. At eto naman yung pampartner namin pag pansit kanton, iced coffee. Dalawang sachet nga ng Great Taste Choco yung ginamit ko. Kasi medyo malaki yung pagsasalinan ko nito. Tapos lalagyan ko nga din ng Burr Brand. Mas gusto ko kasi kapag magatas nga yung kape, mas masarap siya para sa akin. Naglagay na nga ako ng tubig na mainit, yung tipong pangtunaw lang niya. Hahalu-haluin ko nga lang to pero hindi ko nga tutunawin lahat kasi mas masarap pag may mga buo-buo pa. Tapos ay sinalinan ko na nga siya ng tubig na malamig. At hahalu-haluin ko nga lang din ulit. Sinalin ko na nga sa mas malaking lalagyan at pagkatapos ay nilagyan ko lang ng yelo. Okay na nga yan kaya fight na. After nga yan ay nilagay ko nga dito sa maliit na study table. Mas masarap kasing kumain kapag may pinapanood ka. Manonood nga ako ulit ng Disenchanted. Pag mga ganitong klaseng palabas talaga, paulit-ulit ko talaga yung pinapanood hanggang makabisado ko nga yung mga kanta. At habang nanonood nga ako, naku, sarap na sarap nga ako sa kinakain ko. At bumabalik na naman nga ang mga alaala ng kahapon, char. Bagay na bagay talaga yung iced coffee sa pansit kanton, kaya try nyo din. Napakasarap nga niya. At mga moms, ilang okasyon na nga ba ang nasalba natin dahil sa pansit kanton? Andiyan yan, mapaalmusal, mapamerienda. Magpupunta ka sa bahay ng kaklase mo. Minsan nga yan nga lang yung ambag mo kapag gagawa kayo ng mga group projects o di kaya ng thesis. Pero ang pinaka-favorite memory ko talaga ng pansit kanton ay yung food trip. Yan kasi talaga yung mabilisang lulutuin pag food trip at lalong-lalo na nga pag birthday yan. Nung panahon nga ng mga estudyante pa nga lang kami at meron nga magbo-birthday, yan talaga yung niluluto namin pang surprise. At syempre kahit pansit kanton nga lang yan ay touch na touch ka na dahil naalala ka nga nila i-surprise dahil birthday mo. Kayo mga moms, ano yung mga pansit kanton memories nyo? O siya, enjoy ka nga lang din muna yung pagkain ko dito kasi baka mamaya kung ano-ano pa nga yung makwento ko sa inyo. Kaya ito na nga lang muna for today's video. Bye!